Hello guys, good morning. I-share ko nga po sa inyo yung 10 tips and strategies para magkaroon tayo ng mas mataas na engagement dito sa ating Facebook Reels. Guys, napaka-importante na engagement. Ito yung mismong buhay ng ating account, included na in-stream ads, ads on Reel Stars, at marami pang iba. Pag nagkaroon tayo guys ng mas mataas na engagement, posibleng magkaroon din tayo ng mas mataas na views, followers, and ad revenue. Number one, create compelling content. Guys, yung pag-create natin ng high quality or very appealing content or engaging content, ito guys yung isa sa pinaka-importante na dapat natin gawin kung magsisimula tayo mag-upload ng mga short videos or videos dito kay Facebook Reels. Sabi nga nila, di ba, quality versus quantity. Mas okay pa rin guys quality yung mga videos na pinoproduce natin dito para mas tumaas ang ating engagement. So dito lagyan guys natin ng mga sound effects or visually appealing effects para at least 'di ba mas engaging sa viewers. Okay, number 2, keep it short. Ayan. So mas okay guys in 3 seconds po ng ating videos, direct to the point na agad tayo or dapat ma-hook na po kaagad natin yung audience natin. So 3 seconds kapag po na apply niyo agad kasi tataas yung retention rate. Yung retention rate yan po yung pagtagal or pag-retain ng viewers sa inyong mga videos. Dito, in 3 seconds, pag na-hook nyo po kagad, posibleng matapos po ng viewers yung mga videos nyo. Number 3, use trending topics. Okay, etong trending topics guys, mas nagkakaroon tayo ng suggested feed kay Facebook. Ito nga po guys yung videos natin sinasuggest ni Facebook related sa mga videos na trending ngayon kay Facebook. So, pwede rin natin guys gawin ito kung more on reaction videos, funny videos, pwede mo yung itry. So, mga content naman, kung ano yung mga searchable na content or topics, yun po yung simulan nyo ng pag-create ng content. Use trending hashtag. So, lagyan nyo din ang hashtag, incorporate nyo din yan sa inyong account para magkaroon tayo ng wider audience visibility sa inyong mga account. Number 4. Use caption or text. Ito pong caption, very effective to, lalo na guys, di ba? Karamihan sa atin, every morning, di ba, nasa biyahe or nasa bus, nasa jeep. So, kung wala tayong earphone or headset, mas okay kahit nakamute yung videos, napapanood pa din natin or naiintindihan pa din natin kasi nga meron siyang subtitles sa ibuwan ng videos. So, pwede nyo rin itong i-apply. Yun nga lang guys, magkoconsume siya ng oras pero meron namang mga auto-generated caption na mga applications na pwede nyong itry para magkaroon kayo ng mas mabilis na pag-create ng mga captions of subtitle. Hindi ka na magmamanual. Kumbaga, i-edit mo na lang siya para magtugma yung mga subtitles mo doon. Number 5, leverage music and sound effects. So dito nga guys, mas okay pa din diba na merong sound yung ating mga videos. Yun nga lang guys, be careful sa paglalagay ng mga sound. Baka magkaroon tayo ng copyrighted issue violation kung hindi natin masusunod itong part na monetization and content monetization dito kay Facebook. So, yung mga sikat na kanta po, automatic yan kapag nilagay natin kay Facebook, magkakaroon tayo ng violation. Or mano-notify tayo na pwede nating i-accept or dispute or i-remove yung videos natin. Kapag po dinispute natin, ibig sabihin na ito magkakaroon ng appeal, no? So, kapag nanalo ka, pwede magkaroon ka ng 100% revenue doon sa kikitain ng videos mo. Pwede naman guys i-accept or dito magkakaroon ng shared revenue. Hati po yung kita nyo doon ng artist sa videos nyo. And then yung pangatlo, pwede nyo i-delete. Yun nga lang guys, meron naman pong suggested ways para magkaroon tayo ng music or sound effects sa ating mga videos. Pwede nga tayong kumuha sa Meta Business Suite or yung tinatawag before na Creator Studio. So dito po may mga free royalty music na pwede natin gawin or pwede natin i-download at ilagay natin sa ating background sa mga videos. Number 6, engage in message or comment or engage to your audience. So napaka-importante din nito guys. Yun nga lang guys, sa sobrang dahil na din na nagko-comment, minsan hindi na natin sila na-re-replyan or hindi natin sila na-thumbs up or nabibigyan guys ng response. So, mas okay pa rin guys, maglaan din tayo ng oras para mag-react or mag-comment or isagutin yung tanong ng ating mga viewers sa mismong videos natin. So, dito, nagkakaroon tayo ng interaction between viewers saka po ng creator. Mas okay po ito. Yun nga lang guys, yung iba talaga kumukuha na sila ng admin or ng kanilang assistant sa pagsagot ng mga comment or ng questions
sa videos na yon. So 7, cross-post on other platform. So ito guys yung cross-posting sa different platform. So mas okay po ito, no? For example, kung meron kang TikTok, meron kang Facebook, meron kang YouTube, pwede nyo pong i-cross-post yung videos na yan. Or yung mismong link, no, pwede mo i-share sa other social media platform. Dito, mas nagkakaroon tayo mas maraming audience na pumunta sa ating Facebook or from YouTube naman, pupunta naman sa Facebook. So, ganun po yon. Ang bawal po na tinatawag na cross-posting, ito po yung pag-create mo ng multiple account sa Facebook na multiple sharing po yung gagawin nyo. Kumbaga dito is ano siya, hindi siya authentic engagement. Ang cross-posting po is pwede po siya, no? Linawin lang natin yung cross-posting is pwede kung sa different platform mo ilalagay yung mga videos mo. Pero guys, kung cross-posting yan at gagawa ka ng mga account, mga dummy account para i-share po yung videos na yan sa inyong mga dummy account, madedetect po ni Facebook yan. Yun po yung bawal na cross-posting. Okay? Number 8, use hashtags. Okay, so napaka-importante din yung hashtag. Ito po yung nagpapataas sa ating availability or searchability ng ating videos or search engine optimize yung mga videos natin. Ibig sabihin na ito, kapag sinearch po yung related hashtag na yan sa Facebook, pwede mag-rank po yung videos nyo as long na nagamit mo yung proper hashtag. So meron tayong mga tools niyan or mga third party browser na pwede tayong kumuha ng mga hashtag. Meron tayong mga separate videos niyan kung paano nga ba maglagay ng hashtag. So mas okay guys maglagay ng hashtag compare sa ano, sa normal na videos lang. So mas okay kung may hashtag, thumbnails, tsaka yung titles. So dapat ano yan, related po yung tatlo na yan. 9, collaborate sa creators or influencer. So dito kung meron ka mga related topics or niche about sa other creator, pwede kayong mag-collab, pwede kayong mag-create ng videos together or pwede kayong mag-shout out together sa inyong videos. So mas okay po ito, mag-create kayo ng reaction videos kayo po dalawa. So dito mas tumataas po yung followers and views ng mga videos natin. Number 10, consistent sa pagpo-post po or yung schedule, ano. So be consistent sa pagpo-post. Ito po yung napaka-importante. So wag po natin guys sa isang araw kaligtaan mag-post kung gusto natin magkaroon mas maraming audience, mas maraming viewers at mas mataas na ad revenue. So napaka-importante po maging consistent. Ito po yung pinaka-importante, no? Consistent sa pag-upload. Kasi po minsan nami-miss tayo ng mga viewers natin at iniisip natin, kaya yung iba pumupunta na lang guys sa ibang creator kasi hindi ka naman active. So once a week ka lang nag-upload. So iwasan niyo po 'yon. Mas okay kung everyday kaya mo mag-produce ng short videos, gano lang naman siya guys, 'di ba? 60 seconds lang naman. So try mo mag-create ng one videos kung hindi mo kaya mag-produce mas marami. Again, thank you so much for watching. See you again next time. Bye-bye.